For me, ang rinig ko sa kanya, yung 5A, mas brighter dahil dito sa ibang tip niya compared sa Mabuhay! Nagpadala sa akin ang Rimshot Philippines ng tatlong set ng drumsticks last December 2020. Siyempre, hindi ko kaagad ginawa ng review. Kasi, alam nga namang lokohin ko kayo, di ba? Kapapadala lang sa akin, sabihin ko, ang tibay nito, ang ganda nito. Siyempre, ginamit ko muna. So, ngayon ay April na, no? April 2021. Ngayon ko palang gagawan ng video. Merong 5A. Ito, paborito ko. 5A. And then 5B. And then, yung rock. Okay, meron na tayong episode dati na nag-review tayo ng Rimshot drumsticks. Pero maple pa yon. Okay, iba na ngayon. Hickory na ngayon. Kasi, di ba, tulad ng diniscuss ko dun sa video na yon, may advantages and disadvantages yan, depende sa kahoy. Tatlo yung common na ano yung kahoy na ginagamit sa drumsticks. Yung maple, yun yung pinakamagaan, less dense, yun yung least dense, kaya siya yung magaan, di ba? Yung hickory, ito yung mas common na ginagamit. May dahilan yan, bakit yan yung common na ginagamit. Mas dense siya kaysa sa maple, so mas matibay. And then yung pinakamabigat, yung oak. So ngayon, ang magandang ginawa ng Rimshot, high-grade hickory na yung ginamit niya. Yung 5A ang sa tingin kong pinaka-versatile dito sa tatlong sizes na pinadala niya. Yung 5A, ito yung paborito ko dito. Ngayon, isi-share ni Jonas Arcipe yung thoughts niya about sa 5A ng Rimshot Philippines. So ang initial thoughts ko dito sa bagong Rimshot drumstick. First of all, ang ganda ng feel niya. Nakapag-try din naman ako ng mga premium grade na drumsticks. Pero nung na-try ko tong Rimshot na to, wow! Una, hindi ko talaga type yung Rimshot eh. Kasi yung the way na pagkakadesign ng tip niya, medyo hindi siya suited sa tone na gusto ko. Pati yung butt end niya, hindi talaga ganun. Pero yung build quality niya nung first ko na-try, parang 7A ata yun. Maganda siya, to be honest. Gustong gusto ko siya. Pero ngayon na in-upgrade na ni Aldrin yung tip, at saka yung butt end, playing it hard talaga, soft, well, lahat ng possible kong tugtugin siya, na-try ko sa sticks na to. Sulit na sulit ang bahay niya dito, as in grabe. Hindi dahil sponsored ako dito. Itong drumsticks na to, binili ko to ha. Kung nagtatanong kayo magkano to, sa Lazada na bili ko to, for 490.58. Yung feel niya, pwede na natin siya i-compare sa Vicfert, Zildjian, mga ganon. Playability niya ang sarap sa kamay and at the same time, hindi siya yung rough, smooth siya. At saka, gawang Pinoy eh. Kitang-kita niya, bansang Pilipinas nandito sa drumsticks. Ngayon naman yung 5B. 5A at 5B, kung mapapansin nyo, parehas lang sila ng kapal. Ang pinagkaiba nila ay yung density. Mas mabigat yung 5B. Yan na po. Kung makikita nyo, yung nandito sa side na to, sa kaliwa ko, yan yung 5B. Yung sa kanan ko, yan yung 5A. Magkaiba rin yung tip niya. Siyempre, may effect din yan sa tunog. For me, ang rinig ko sa kanya, yung 5A, mas brighter dahil dito sa ibang tip niya compared sa 5B. Yung dating Rimshot na gawa sa maple, eto siya, nasa kanan kamay ko, barrel tip siya. May effect din yan sa tunog. Mas aggressive siya. So, kung rock ang tugtugan mo, okay naman yun. Kaso, hanggang aggressive lang siya. So, paano pag mga light na tugtugan? Aggressive pa rin yung tunog. So, para sa akin, mas marami kang magagawa sa design ngayon ng Rimshot drumsticks. Pero kung heavy hitter ka talaga, ang may sasuggest ko ay 5B. Speaking of heavy hitter, nung December, nag-guest dito si JR Batislaong. Malakas din pumalo yun eh. So, pinatry ko sa kanya yung 5B. Ito yung experience ko rito sa Rimshot na ano, hickory na 5B. Maganda siya. Gusto ko yung grip niya. Ayan, sakto sa akin to. Tsaka balanse. Ganda. Lalo yung tip niya. Yung una kasi nagamit ko, yung nakabarrel. Pero yung tinesting ko to, mas gusto ko to. Last week. Sa haba, okay din siya. Tsaka local brand, supportahan natin to. Maganda yung quality niya. Lalo na, kinaganda nito, ano, pasya to sa bag ko. Siguro uwi ko na to pagkatapos. Kaso hindi sa akin to eh. At isa pa, yung 5A ko na maple, putol na siya kasi may heavy hitter tayo na guest noon na tabali sa kanya. Shoutout sa'yo. Alam mo kung sino ka. Heavy hitter lang. May mga ganun lang talaga. Diba, rakrakan yung paluan. Ngayon naman, yung rock.
Etong rack, mas mabigat siya at mas makapal kaysa sa 5A at 5B. May kukumpara mo siya, eto, may kukumpara mo siya sa Vicfert, ano na siya, kupas na to eh, pero ito ay Vicfert na Thomas Lang Signature. Halos pareha siya, so ginagamit ko ito sa, hindi sa drum set, kasi hindi ko kailangan ng mabigat sa drum set, sa drum pad ko siya ginagamit sa pagpa-practice. Pero pagdating sa drum set, syempre 5A. Pero kung ang tugtugan mo ay rock, 'di ba, hard rock or metal, magandang gamitin ang rimshot rock. Okay? Ngayon sa presyo, yung rimshot ang mas mura. Okay, maglalagay ako ng link diyan sa baba sa description para ma-contact niyo mismo yung rimshot or yung may-ari ng rimshot, si Aldrin Alcantara. Pwede kang umorder sa Lazada ng rimshot drumsticks. Pero kung may mga further questions ka pa, pwede mong kontakin mismo ang rimshot. Maglalagay ako ng link dyan sa baba. So kung gusto mo ng mura, pero versatile at matibay na drumsticks, subukan mo ang Rimshot Drumsticks. Hanggang sa muli, paalam!